Hello, magandang araw na naman mga bro. Ito, meron tayong gagawin dito na LG 42 inches LED TV. Okay, plug in natin para makita nyo yung trouble. Ayan, yung ano niya, problema niya. Ayan, nahati sa gitna. May naaninag naman na display, pero ganyan siya. May guhit sa gitna. At saka meron siya mga spot na puti. Ayan, bali alam na natin kung ano yung problema niyan. Pero para sa mga viewers natin na hindi technician, papakita natin para may idea sila kung anong problema nito. Para sa kaalaman ng mga viewers natin na hindi technician, pag ganito yung TV nyo, huwag nyo na lang i-attempt na gawin, dahil maraming nakakadisgrasya ng LCD panel na nagdi-DIY ng kanilang mga TV. Sa kagustuhan nyong makatipid, mas lalong mapapamahal kayo dahil masisira yung TV. Masilan po yung pag-handle ng LCD panel. Kaya mas maganda ipaubayan nyo na lang doon sa mga qualified technician. Ganito din yung ginawa natin nung nakaraan na na-videohan natin. Isisingit na lang natin sa huling bahagi ng video. 49 inches yun na LG Smart TV. Ito, 42 lang. So, okay, check natin yung kanyang model number. Yan yung kanyang model number, 42LA6130, 42 inches. Okay, buksan natin mga bro. Ito yung kanyang mainboard, power supply, T-con. Ito sa ilalim ng metal shield na ito. So ito, okay pa naman tong kanyang mga tape dito. Ibig sabihin, di pa ito nababaklas mga bro. Dito tayo ngayon mag-concentrate sa kanyang T-con. Alamin natin kung saang side yung gumagana at hindi. Sus, grabe, binahayan pa to ng langgam. Okay. Try muna natin ihang itong nasa right na flex natin. Ito. Hang muna natin yan, tapos i-power on natin. So, naman natin ng ano to, foam. Hindi ma... Ayun, naririnig nyo yung ano, naglalaglagan na yung makanyang mga diffuser lens. So, plug in natin. Ayun. So,
So mapapansin nyo, may mga guhit doon sa kaliwa, sa kanan natin is white na lang. Check naman natin sa kabilang side. So, babalik natin yung hinang natin kanina. Yan, balik natin tapos sihang ulit natin yung nasa kaliwa natin na flex. Tapos plug in ulit natin. Okay, plug in. Oops. Parehas sila. Halos ganito din yung labas nung kanina. Okay, try natin ibalik ngayon. Balik natin silang parehas. Okay, plug in ulit natin. Ayun oh, bumalik din yung sira niya. Mag-voltage checking tayo mga bro. Aalamin natin bakit ganon. Kahit ano yung ihang natin ganon pa rin. Nag-flicker pa rin. Sabihin tester natin dyan. So ayan. Okay, balik pa balik natin tong nahang natin na flex. Okay, plug in natin. Sukatin natin tong kanyang BGH. Ayan mga bro, yung kanyang BGH nya naglalaro 14.6 volts tapos nagiging 27.9. Ayan. Di ko na pinakita yung test point mga bro kasi may label naman dito. May nakalagay naman na BGH, BGL. Check natin yung kanyang BGL. Yung kanyang BGL, steady naman. Bumaba pa rin. 4.9 tapos nagiging 4.... negative 5 volts tapos nagiging negative 4.5. Dapat steady ito eh. Ayan o, negative 5 volts, negative 4.5. Yung kanyang BGH,
14.5 tapos naging 27.9. So try natin ihang yung magkabilaan na flex. Unahin natin itong nasa left side natin. Ayan, nakikita ba sa screen mga bro? Okay. Tapos plug in natin kung anong pagkakaiba. Sa BGH tayo. Ayan yung kanyang BGH. Uy, mukhang ano, mukhang okay na. Steady na siya to 27.9. Yung BGL. Steady na din sa 5 volts. Check na natin yung kanyang screen. Ayun. Nawala yung kanyang flicker. So ibig sabihin dito sa bandang right side natin yung bandang left side natin yung may problema. Try natin ibalik at try natin bunutin sa kabila. Confirm natin kung dito talaga yung may problema. Okay, plug in natin. Okay, bunutin natin sa kabila. Yan, nabunot na natin yung sa ating right side na flex. So, ayun. Try natin mag-voltage checking. Nangyari. Oops, ganun din mga bro. Pagtanggal natin sa kabila, stable na yung 28 volts. At saka, yung kanyang BGL na negative 5. Okay, mag-tape method na lang tayo dito sa ating left side. Okay, plug in natin. Ayun. Okay na mga bro, lumabas na yung kanyang ayun oh, nawala na yung kanyang flickering. Buo na yung kanyang picture. So, ang problema talaga is sa kanyang left side. Ayan o. Try nating lagyan ng okay, malinis naman yung kanyang screen. Yan mga bro yung kanyang picture. So, okay pa. Ngayon, alamin natin kung bakit ano ba yung nangyayari sa kanyang mga gate signal pag ganun na nagpi-flicker. So, sukatan natin 'tong mga bro ng oscilloscope.
Yan. Tapos saka ko babaklasin, ayusin ko yung kanyang mga spot na yan na white. So ito yung kanyang right side na flex, ito naman yung kanyang left. So dito tayo nag-tape sa kanyang left side. Yan. Yan yung kanyang mga clocking signals. Yan yung mga dot na yan. Yan yung kanyang mga clocking signals. Naka-parallel siya dito sa mga dot dito. May mga label naman dito. Oh. Yan yung kanyang BST, BGL, BGH even, BGH add. Saka yung kanyang mga clocking signal. Bali, ang nakalagay dito is clock 1 to clock 6. Yan, clock 1 to clock 6. So, tatlong pares lang yung kanyang clocking signal. So, dito okay siya. Dito tayo nag tape method. Buti na chambahan natin. Kasi yung ginawa natin kanina, kahit saan yung ihang natin dito is parehas yung epekto sa picture. Pag naghang tayo ng isa is parehas din na nag-fluctuate yung kanyang BGH. Yan yung kanyang BGH kanina na test points. Ngayon i-test natin yung mga clocking signal na yan, mga bro. Kung anong nangyari ngayon, tapos tatanggalin natin yung nilagay natin na tape. Para malaman natin kung anong nangyayari kapag magkakaproblema ng ganon. Okay, mga bro, i-test natin yung kanyang mga clocking signals. So ito, napakita natin na kanina na hanggang clock 6 siya. So ito yung kanyang clock 1. Ayan yung kanyang clock 1. Kanyang clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6. Ayan. Okay, yan yung mga bro, yan yung okay na yung kanyang picture. Subukan natin ngayong tanggalin yung ating nilagay na tape. Kung anong mangyayari. Nakikita ba sa yung yan, tanggalin natin yung nilagay natin na tape. Okay, ngayon plug in natin. Sukatin ulit natin yung yung clock 1. Ayan, kikita nyo na yung labas ng screen nya. Ayan. Harap natin para makita nyo. So, ito yung kanyang clock 1. Ayan, Ayan. Sa tuwing nag-flicker siya, ganyan yung labas ng sa kanyang square wave. Okay yung kanyang square wave pag kanyan, pero pag nag-flicker, ayan na. Yan yung kanyang clock 1. Clock 2, ganun din. Clock 3. Clock 4. Clock 5.
clock 6. So hanggang clock 6, hanggang clock 6 lang siya. Ang equivalent nito pag doon sa CKB is sa Samsung is CKBB3. From CKB1 to CKBB3. Sa iyo panel naman it's C1 to it's C6. So ito ganun yung kinalabasan niya kapag nag-flicker. So ayun, ibabalik natin yung nilagay natin na tape dito. Pero mas maganda, tatanggalan ko na lang to ng resistor mga bro. Kasi babaklasin ko pa naman tong kanyang panel. Hindi na lang tape method yung gagawin natin. Tatanggalan ko siya ng resistor. So ayan mga bro, babaklasin natin at tatanggalin natin ng resistor dito sa kanyang left side. So ito mga bro, baliktad na natin yung ating panel. So ito mga bro, magtatanggal tayo ng mga resistor dito. So ayan, mapapansin nyo dyan may mga anim dyan na resistor. Yan yung mga clocking signal natin. So tatanggalin na lang natin yan lahat. Pero bago natin tanggalin, sukatin ulit natin kung talagang yan yung mga clocking signal natin. Okay, dito tayo sa may kanyang clock 1. Ayan yung papansin nyo. Okay pag ganyan. Tapos pag nag-flicker, ganyan na. Okay, lahat ng resistor na yan or mga classic clocking signal is ganyan yung labas niya pag nag-flicker. Pa-try natin tanggalin lahat yung mga resistor na yon. Power off muna natin. Ang value pala ng mga resistor na ito mga bro ay check natin. 100 ohms ang alam ko to eh. Ayun, nasa 100 ohms nga mga bro. Check natin lahat. Ayan. Okay, tatanggalin natin mga bro. So ito mga bro, natanggal natin yung mga resistor dito. So ayan, wala na. Anim lahat yung natanggal natin dyan. Okay, try natin ngayong sukatan ng kung ano yung kinalabasan ng kanyang. Check natin ngayon yung waveform. Ito dito sa pinagtanggalan natin ng resistor papunta sa kabilang channel. Ayan okay na yung kanyang square wave. Di tulad kanina na magalaw. Yan yung clock 1, clock 2, clock 3, clock 4, clock 5, clock 6. Oh, okay na mga bro. Okay na yan. Check natin yung kanyang display. So, ayan yung kanyang display. So, ang gagawin ko na lang dito mga bro ay babaklasin ko at iaayos ko yung kanyang diffuser lens para matanggal yung mga white spots sa screen. Ito mga bro, nabuksan na natin yung loob niya at ayan. Papansin nyo, daming natanggal na diffuser lens.
So ilan na lang pala yung naka ano dito nakalagay. So tatanggalin na lang natin to at didikit natin. Gagamitan lang natin tong mga bro ng ano show glue. Okay na yan. Basta patuyuin lang natin na maigi. Ito na mga bro yung ginawa natin dito. So ayan, naayos na natin. Check nga natin kung mayroon pang spot. Ayan, nawala na yung mga white spot sa screen. Saka syempre naayos na din natin yung kanyang trouble. Siya nga pala mga bro, bali maalala nyo kanina nung nag-remove tayo ng resistor dito sa kanya clocking signal is 6 lang yon, mula clock 1 hanggang clock 6 lang siya. Kaya para magtagal is blinak ko na din yung mga signals dito, yung supply ng BGH, BGL dito banda doon sa may problema na side, BGH, BGL, BGH at even blinak ko na din yon para siguradong tatagal. Kung meron la, kung meron lang sanang resistor yung mga BGH, BGH, BGL, BGH at even doon sa resistor na pinagtanggalan natin kanina is puro resistor na lang sana yung tatanggalin natin. Pero dahil walang resistor doon, yung mga clocking signal lang yung may resistor. Yung ibang panel kasi may mga nakalagay pa na resistor sa mga BGH at even at saka mga supply. Kaya ito walang nakalagay, kaya obligadong tanggalin natin para magtagal. Kasi kung hindi natin tinanggal yon, yung mga clocking signal lang yung i-disable natin, kung minsan bumabalik yung flicker o kaya nagdo-double image. Kaya blinak na din natin yung BGH at even supply ng BGL at saka BGH dito sa ating left side para hindi na magka-problema. So ang mga na-block natin, ang mga na-disable natin dito is from clock 1 to clock 6, BGL, BGH, BGH add at saka BGH even. Kaya ito, lagyan natin ng signal para makita natin yung picture nya. Oh, ayan, malinis pa mga bro. Yung aking antena lang ang hindi malinaw. So combination ng removing at saka blocking yung ginamit natin dito. Okay, tatakpan na lang natin mga bro at sana may natutunan kayo sa ginawa natin ngayon. Please subscribe, paki-like yung video at saka share na din. Maraming salamat. I'm walking alone.